Meron tayong galant dito na super saloon, carb type. Ang issue nito ay mausok yung kanyang tambucho. So ngayon, kasalukuyan na siyang umaandar. Tingnan natin kung may usok pa yung kanyang tambucho. Koy, paapak ang gasolina, koy. So ang gagawin natin dito, magbababa tayo ng cylinder head. Magka-top overhaul tayo para palitan natin yung kanyang valve seal. At i-check na rin natin yung kanyang piston ring kung goods pa lahat. Okay, bali na baklasan natin yung battery niya tsaka yung air cleaner. So mukhang sariwa naman to, bubuhayin natin to. Kasi sariwa pa yung kanyang kaha tsaka yung kanyang makina. Ngayon kung mapapansin nyo, hindi siya laspag. Tsaka nung paanda rin natin to, one click to. Ang problema lang talaga, mausok yung kanyang tambucho. So, top overhaul tayo para makapagpalit ng valve seal. At para maiasinta na rin yung kanyang barbula. Ayan o, oh, kita nyo. Sobrang kapal ng alikabok. So, kung makikita nyo, nakalas na natin yung kanyang cylinder head. Ito yung kanyang cylinder head. So, kung mapapansin nyo, may mga part na basa. So, yan yung nagiging cause ng usok. Bali, dumadaan yung langis na pumupunta dyan ay nanggagaling dito. Yan, dito siya dumadaan. So, nagtanggal tayo ng isang barbula para malaman natin yung kanyang valve seal kung okay pa ba. Pero ito, mapapansin nyo, sobrang tutong na nung kanyang valve seal. So, sunog na to pagka ganito yung tsura. Malutong na yan. So, dyan po nanggagaling yung usok na nagiging sanhi ng usok sa tambucho. So, ito po yon, valve seal ang tinatawag dyan. So, pag ito puno ng langis sa kanyang ibabaw, yung barbula na nandyan ay umaagos yung langis papunta rito sa ilalim. Yan. So, siya yung nagkokos ng usok. Siyempre, nag-aapoy ito pag naandar. So, pag pumatak ang langis dun sa piston, yun ay nagkokos ng usok. So, ito mga boss, nililinis natin maigi yung mga dating nakadikit na gasket. Ayan, sobrang dumi niya. So, pag yan inalinis natin, papakita ko sa inyo para bumalik sa dating ganda. So, lilinisin natin lahat yan. Ito yung kanyang rocker arm. Lilinisin din yan. Tapos, ito naman yung kanyang combustion chamber or yung kanyang liner at piston. So, lilinisin din natin itong mga to. So, goods naman yung kanyang liner. Okay din yung kanyang piston. Hindi pa naman ganun kakalog. So, doon lang tayo sa ibabaw magagawa. Bali, magpapalit na tayo ng valve seal, tapos valve tappet. Tapos yung mga oil seal, sasabay na natin, head gasket. Tapos gagawa na lang tayo ng intake gasket niya. So, ayan. Ito, lilinisin din lahat yan. Tapos, ito naman yung kanyang ibang pyesa. Kakarga na rito sa likod. Ito yung kanyang camshaft. Ayan, makinis na makinis. So, ito yung kanyang intake manifold. Dilinisin din natin to. Makikita nyo sa susunod natin video bago natin ikabi. Ito yung valve cover niya. Dilinisin din yan. So, lahat yan mga boss, pag inassemble natin, kailangan malinis lahat. Yun mga boss, update tayo dito sa nilinis natin na makina. So, ito na siya ngayon. Pakita ko sa inyo yung resulta nung pagkaka-detail natin. Pati yung sa mga sulok-sulokan niya, malinis na rin yan. Yan, tuyo-tuyo na siya lahat. So, ito yung nakita natin sa unang video na sobrang dumi. Kapal ng dumi. Ito na siya ngayon. Malinis na.
Yun, ito na po yung update sa ginawa natin Mitsubishi Galant. So, ngayon, kasalukuyan na siyang umaandar. Kakatapos lang natin itong assemblin. Tingnan natin kung may usok pa yung kanyang tambucho. Koy, paapak nga ang gasolina, koy. So, ayan, mga boss. Kita nyo naman, wala na siyang kausok-usok. Ito yung tuyo yung kanyang tambucho. Okay, lakas! Okay. Mission accomplished na tayo dito sa Mitsubishi Galant na top overhaul. So, ang issue nito dati, mausok. Tsaka, walang hatak. Bali, ang ginawa natin, naglinis tayo ng carb. Nagpalit tayo ng repair kit. Tapos, sa usok naman, yun naman yung valve seal na ginawa natin. So, pinong-pino na yung andar niya. Naka-automatic pan pa po yan. Binalik natin sa original.